pasado alauna ng hapon kanina, dumating sa Santa Ana Hospital ang 3,000 doses ng Sputnik V vaccines. Chinek kung napanatili sa biyahe ang storage requirement na negative 18 degrees Celsius at saka diniretso sa biofreezers. Itong 3,000 doses is for first dose. And there will be another batch awaiting for the result of the analysis for the second dose. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, bukas na bukas din, sisimulan ng iturok ang mga bakuna ng Sputnik V na sinasabing may overall efficacy rate na 91.6%. Sa dalawang vaccination sites lang muna ang rollout ng bakuna, sa Santa Ana Hospital at Ospital ng Maynila, para muna ito sa health workers. Marami kasi tayong mga ibang mga frontliners, medical frontliners, na naghihintay pa rin ng ibang bakuna. Try namin sa kanila itong i-offer ngayon. Depende kung tatangkilikin yan ng mga A1, tomorrow, ngayon kung kukunti lang yan, move kami ng A2 and then move kami ng A3. Ayon sa vaccine expert panel, oras na nailabas na sa storage o carrier ang Sputnik V, kailangang maiturok ito sa loob ng 30 minuto. We need to vaccinate ASAP, one stone. So, yun yung mga, kaya kailangan dito, confirm kang darating. We should know the number of persons na magpapabakuna para yun lang ang dadali ng Santa Ana going to Ospital ng Maynila. Kasi hindi pwedeng masayang, tatapon na agad yan pagka nagkaroon ng problema. Halos ganito rin ang plano ng Makati City na tumanggap din ng 3,000 doses ng Sputnik V. Sa biofreezers na ito, nakalagak ang unang 3,000 doses ng Sputnik V na natanggap ng Makati City. Bukas ng umaga, tatanggalin ang 800 doses na ituturok sa mga residente pero nakalagay pa rin sa transport coolers na kayang magmintina ng negative 18 degrees Celsius. Sa Makati Coliseum, isasagawa ang pagbabakuna. Sa Makati Coliseum po, meron din po kaming naka-ready na biofreezer na tatanggap po doon sa bakuna. Nagagamitin lang po namin for that day. Yung sa coolers po natin, sir, meron tayong naka-standby sa bawat tables na magbabakuna. Ang pag-thaw naman yan is few minutes lang eh. Actually, mga 3 minutes nga lang daw po, 3 to 5 minutes. Dumating na rin ang Sputnik V doses sa mga lungsod ng Taguig, Paranaque at Muntinlupa ngayong hapon. Tiniyak ng DOH, kahit mas malamig kumpara sa dalawang naunang COVID vaccine brands, ang storage requirement ng Sputnik V na mentina ang kalidad nito sa biyahe. Meron tayong monitoring ng temperature para makita natin yung temperature niya upon arrival. Tapos pag nilipat na siya doon sa carrier natin or transport system, i-check natin uli. We check it regularly so that we are sure, no? We are ensured that the potency of the vaccine is maintained while we transport and store them. Nananatili rin ang kumpiyansa ng mga opisyal ng mga piling lungsod sa Sputnik V kahit pa hindi ito tinanggap sa Brazil dahil sa ilang kakulangan sa impormasyon kaugnay ng safety, quality at efficacy ng bakuna. Nauna nang sinabi ng DOH na base sa pag-aaral ng Food and Drug Administration, katanggap-tanggap at ligtas ang Sputnik V para sa mga Pilipino, kaya ito binigyan ng Emergency Use Authorization. Vivian Gulia, ABS-CBN News.